Mga kaswabe, welcome nga pala sa part 3 ng Rides of My Life. And syempre kung nasaan ako ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyong sorpresa. I'm wearing a Mustang polo shirt at merong ibig sabihin yan. Okay? Nice to see you again. And syempre sa mga new viewers natin, we welcome kita rito sa Rico Rides Camaro. Anyway, nandito nga pala ako sa QC dahil nandito po yung mga gamit ko. At syempre, nakita mo naman sa mga videos natin, lagi akong naka-black shirt, at least ngayon, bago yung suot natin dahil nandiyan lang yung mga damit ko. And ang kagandahan niyan, yung mga gamit natin, pwede natin madala pag nag-out of Manila tayo. Dahil limited tayo nung na-lockdown ako, kaya ako nasa Manila din dahil magiging busy rin tayo mga kaswabe. Sabi ko nga sa inyo, a lot of surprises, lalo na this week. Magugulat ka, meron tayong mga paparating ng mga supercar. Yung nakaraan nga pala, actually nakuna na natin ng 50%. Gusto ko ipaalam sa iyo na sumakay nga pala ako sa pinaka highest horsepower muscle car yung naranasan ko nga pala. Makamandag yung muscle car na yan. Bago tayo mag-start ng final part natin, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kaswabe na before I started this channel, I'll be honest to you, confident naman ako sa sarili ko eh, na okay lang ako maging honest sa inyo. Wala akong solid knowledge pa pagdating sa sasakyan. Yung mga alam na parang pang mekaniko, hindi ko po alam pa talaga yun. Ngayon lang ako natuto nga, even yung mga sizes ng mga gulong, hindi ko masyado kabisado yan. Ang daladala ko lang habang ginagawa natin tong channel na to, umabot tayo ng 7,500, yung passion lang, yung tibay at lakas ng loob lang. Etong platform na to, sabi nga nila, ito yung pwede mong i-express yung sarili mo. Kung sino ka, i-express mo, basta wala kang ginagawang mali, idiretso mo. If you wanna succeed in life, sabi nilang ganun, don't let other people borrow your pen. Dapat ikaw ang may hawak ng ballpen mo. Ikaw ang sumulat ng storya ng buhay mo. Pag na-inspire ka sa ibang tao, gawin mo. Pag alam mong kaya mo, gawin mo. Unang-una sa lahat, magtitiwala ka sa sarili mo. For your information mga kaswabe, yun lang po yung ginawa ko rito. Pero, nandito na ako ngayon, anong next na ginagawa ko? I am moving forward. Pinupush ko yung sarili ko para alamin ko lahat para sa inyo dahil nandito tayo sa channel. Ang payo ko lang sa inyo, pag meron kang gustong gawin, ipagpatuloy mo kapatid. Nasa likod mo ko. Ako, sa totoo lang, I didn't finish school. How many times akong umulit sa high school? It took me 7 years. Mas makikilala niyo ako next time. Anyway, masyadong madrama. Ang vlog na to, ito yung final part ng Rides of My Life. Nasa 29 classifications tayo. Ang natapos natin around 19 pa lang. So meron pang natitira. Ang storya na to, kinover natin lahat. Ano yung history ng mga sinakyan ko. Ano yung naging reaction ko. Ano naging punot dulo, naging storya. And everything, di ko alam kung anong term ang kailangan natin sabihin. Congrats sa atin dahil marapit na tayo mag 10,000 subscribers. Pag-isipan natin mabuti yan and magkakaroon tayo ng magandang merch. Hindi ko napapatagalin. Ipapakita ko na sa inyo ang final part ng Rides of My Life by Rico Barrera. Yun nga pala mga kaswabe, leave natin tong space na to para pwede tayong maglagay ng material dyan. Meron nga pala akong nakalimutan about Lamborghini to. Yung pinakamatinding nakita ko na Lamborghini sa buong buhay ko is worth 200 million pesos. Ayan yung video na yan, mukha siyang Decepticon. V12 engine, very rare yan. Bakit kamo? Tatlo lang ang ginawa niyan sa buong mundo. Tatlong klase ng ganyan, yung isa na yan, nandyan sa showroom na yan, sa Bologna, Italy, then considered yan as the top 4 most expensive Lamborghini. Oh, no, buong mundo, top 4 siya, most expensive. 0 to 100 niya is 2.8 seconds, all-wheel drive, that makes 750 horsepower, and yung buong body niyan is made out of carbon. Ganon siya katindi mga kaswabe. Nilaunch nga pala yan ng 2013, pero ang pagkakaalam ko, nag-stop na po yun ang production ng 2014 kasi ipinalit ang sasakyan na Lamborghini Centenario. Yun yung makikita mo dun sa Transformers last night. Nagkaroon ng Lamborghini Veneno because sinelebrate nila ang 50th anniversary ng Lamborghini. Ganun siya ka-special mga kaswabe. Next ride mga kaswabe, sa Singapore naman to, ito yung tinatawag nilang slingshot. From being nasa baba ka,
tatlo kayong sasakay, para kang ititirador paangat. Pangit nga lang yung ulo kasi gabi na. Dapat nakarating kami ng mas maaga. So, ayan ang isa sa mga ride na heart pumping, adrenaline rush talaga yan. Next car naman mga kaswabe, ito nga pala yung sa San Fernando, Pampanga. Nagpunta kami nung in-unveil ang isang Toyota Supra. Ang itsura nga lang ng Toyota Supra, mukha po siyang langgam na sports car. O, huwag niyo ako ibabash ha. Actually, mahal ko ang Toyota kasi first car ko yan. Pero, yun lang yung nakikita ko para sa kanya eh. At least, meron siyang unique design. It is a 3.0 liter twin turbocharged. 0 to 100 niya is 4.1 seconds. Then, it has 335 horsepower and 365 pound-feet of torque. Ang tsoba ko lang sa Toyota Supra, ang pinaka-badge niya ng steering wheel ay Toyota pa rin. Very generic. For me, sana ginawa talaga nilang branded. Kasi yung Supra, kaka-launch lang ulit niyan. Ang tagal rin. Medyo nagpahinga niyan sa market. Nag-pass by lang kami. Meron kami nakita ng dealership ng Dodge. After that, we went in. Nakita namin ang isang Hellcat. Ang ginawa ko, of course, chinek ko rin siya kasi very attractive siya. Pinabuksan ko yung engine niya and of course yung exhaust niya, pinakinggan ko yan. Yung pinaka-favorite part ko yung pag merong muscle car, pinapakinggan ko talaga yung exhaust sound niya. Then eto naman, it's 6,350,000 and creates 717 horsepower with 656 pound-feet of torque. Then, this is a 6.2 liter 2019. Last year lang, nag-boat ride kami. Tapos, nagpunta kami ng Naked Island. We're in White Sand siya. After that, nag-cross kami ng another island. Ang experience naman dito, first time ko na kumain ng exotic food. Medyo allergic ako sa mga seafood, mga shrimps. Pero ito, pinagtiyagaan ko. Hindi ko lang alam po kung anong tawag dyan sa food na yan. Binabad sa suka. Kinain tapos, kumain rin ako ng sea urchin. Medyo kadiri nga lang. Kasi hindi talaga ako sanay kumain ng mga lamang dagat. Kinain mo yung ala. Joke lang. Mga books ng ano. Mga ini-educate tayo about sa mga lamang dagat. Pero mga dalawa na lang ako. Tama no? Okay na yung ano? Paano subo? After that, pumunta kami ng Enchanted River. Dito nga pala, hindi nila alam kung gaano kalalim yan. And napaka-blue niya. Akala mo nilagyan siya ng filter? Bawal mag-swim dyan kasi ang totoo niyan, may namatay raw dyan. Before, pwede doon pero ngayon hindi na nila pinayagan. And walang nakakaalam mga kaswabe kung gaano kalalim itong Enchanted River. Sobrang lakas ng current niya dun sa pinakailalim. Kaya pinagbabawalan nila dyan. Nasa Surigao del Sur yan, mga kaswabe. Another bike is from my mentor. Sikat na sikat yan. It's a Ducati Scrambler, which is nasa around 650,000 siya. Pero ako, naikot ko lang yan doon sa part ng NLEX, dun sa may Petron, wherein merong Army Navy, may KFC. Dun kadalasan nagpupunta yung mga car meetups. Every Sunday, dyan mo makikita sila mga kaswabe. Dyan rin kami nagpupunta ng BMW, ng Camaro before, and even mga Mustang, and even mga sports car pag papunta sila ng North Luzon Expressway naman. 800cc ito mga kaswabe, pero yung dinrive ko nga pala na Harley Davidson, Iron 833, that's 833cc. Ito naman 803. Ito yung sinasabi ko naman na living things na sinakyan ko. The largest animal in the world. The elephant. Actually, yung elephant pala, ngayon ko lang nalaman yan kasi of course, nire-review natin. Tatlong klase pala ng elephant sa buong mundo. Merong African, then merong Asian. Yung isa, medyo nawala lang sa utak ko. So, mas malaki ang part ng African. Yung mga Asian, mas maliit sila. Nagbubuntis pala itong mga to ng 18 months to 22 months. Of course, yung 18, yun yung mas maliit. And even, ang edad naman nila, nasa 48 years old ang Asian, 60 to 70 naman ang African. Kasi yung nasa Thailand kami, first time namin sinakyan yan, para kaming nagra-ride sa dinosaur. Alam mo yung feeling na habang nasa likod ka ng elephant, nag-wave ka ganun, tama? So parang, alam mo yun, naiisip ko parang may dambuhala, tapos naglalakad, tapos nakasakay ka doon, nagaganon-ganon, nagbabump-bump.
Anyway, nakakatawa lang. Then nag-cross pa kami ng parang batis niyan. Tapos sunod-sunod kami. Nag-ano kami niyan, company tour kami. Ang nakita ko lang sa elephant, mga kaswabe, ang kapal pala ng balat niyan. Kasi ang ginagamit nila, yung parang tari ng manok na pinalaki na ganyan, pagpapatingnan nila yung elephant sa kaliwa, sasabit nila sa noo, tapos ihataw nilang ganun. Pagpakanan naman, isusukbit nila yung tari, igaganon nila. Parang alligator skin yata yung mga elepante din eh. Hindi ko lang masyadong. Punta naman tayo rito sa tinatawag na Mighty GTR R35. Nung nilaunch nga pala yun ng 2017, natulog pa kami sa motel niyan. Tatlo kaming magkaibigan para lang mauna kami, hindi kami matraffic. Doon nilaunch yung orange na GTR. And na-videohan ko talaga yan. Pero hindi ko lang mahanap yung video, yung picture lang dyan. Very, ano yan, nag-build up sa akin yan. Kasi how many times na rin akong nakasakay sa loob ng Nissan GTR wherein meron akong mentor, wherein yung when we started the lockdown, yan yung una natin nagkaroon ng chance na review-reviewan. So pag gusto mo makita, ito nga pala yung video card ng isang GTR sa Subic Bay yan. And ang pinaka gusto ko na part dyan is yung turbocharge niya, yung twin turbocharge niya, yung makina niya, parang whirlwind yung pinakatunog. Tapos yung exhaust niya, pag stock siya, medyo tahimik. Pero pag sinet upan mo, pag minodify mo yung exhaust niya, favorite ko yan. Kahit dalihin mo ako sa Manila at ang pan-maintain ako, marinig ko lang yan, alam ko na GTR yan. It started, my passion for GTR, it started nung nasa Fast and Furious, R34 pa lang siya. Then as of today, nasa R35 tayo, yun yung pinaka-ancestor niya kasi. So etong GTR, ang price niya nasa 8.9 million na siya. Woo! Grabe! And 0 to 100 niya is 3.3 seconds. Bakit? V6 engine siya with 3.8 liter, pero pinaka-weapon niya is twin turbocharged siya. Then yung mga quad tips niya, ang lalaki talaga, kasya mong kayang-kayang ipasok yung mga kamao mo talaga, kasyang-kasya dun sa pinaka-tambucho niya. So, next time sana, mas magkaroon tayo ng maayos na review sa Nissan GTR and magkaroon tayo ng Nismo na pwedeng reviewin ng seryoso. Pero may kakulitan. Malalaman mo na bakit sabog yung airbag ng Camaro. For your information, mga kaswabe, yan po ang ating Camaro, yung people's Camaro natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo na soon i-cover up natin. Ano ba nangyari talaga sa Camaro natin? Bakit from being a red Camaro, ang ganda-ganda, naka-red electroplate siya na foil, ngayon naging gunmetal na siya. Meron story yan at next time gagawin natin yan. Bibigyan kita ng material ngayon. We're in raw material to. Nung nagpunta ako sa VIP Motors, mas mahaba yung time na to. Kinukunan ko yung mga supercars. Okay? Wala ng music to. Gusto ko mas matikman mo siya ng maayos. No distractions. Sabihin mo na lang sa akin kung anong favorite mong supercar. Pero huwag kang mag-alala. Baka katulad kita. Dati, walang pangarap, na-inspire, gumawa ng paraan sa buhay, and let's do everything para makuha natin kung ano yung para sa atin, mga kaswabe. Shit, ganda. That's mga configuration. Tangina, ano pala ito? La Ferrari? Tangina. Ang history nitong La Ferrari na ito, sabing ganun. Rumors lang ha, before na makuha ng isang unit ng LaFerrari, kailangan muna at least mag-own ka ng tatlong klase ng Ferrari. 3 to 4. I'm not sure, pero ayun ang naging rumor. Isa sa, I think yata ang pinaka-expensive ng Ferrari. LaFerrari. Mm-hmm. Brake calipers. Ta-da! So here we are at VIP Motors. At first time ko nakita ng Bugatti and shit.
Michael! Pinakamahal ng Porsche. Grabe. 918. The most expensive Porsche. So we have varieties of Bugatti here. This one, maybe it's a Bugatti Veyron. And I think ito, I'm not sure, pero baka Chiron, Bugatti Chiron. And kung makikita mo yung caliper niya, grabe. Pinaka-largest na caliper na nakita ko sa sasakyan. Yan sa Bugatti. And yan yung pinaka ayan na loob niya. Okay? Exhaust of Bugatti.
O diba, grabe mga kaswabe, ang sarap-sarap. Okay, so gusto ko nga pala mag-shoutout mga kaswabe kay Allen, Bungge, Polok Santos, Jasen Atsoka, Sen Capitle, Maribel Gares, Carlos Miguel, Justine Tangonan, Francis Marie Buenabora, ang hirap naman nun, Troy Marasigan, Friedrich Almo, JR Navarro, Justine Sarabia, Jaden Yeo, Hazel Ronquillo, Kuya Ramuel Santos. So thank you very much. Again, meron tayong ilalabas na merch. And of course, available pala ang Super Chat once na nag-live tayo. Magla-live po tayo pag nag 10k followers na tayo. And please lahat po ng yan, magpo-proceed po yan para sa growth po ng ating channel. Lahat yan sa pag-upgrade and even sa mga gamit na kukunin natin para mas maging better ang channel natin. Tandaan nyo, mahal na mahal po kayo ni Rico Barrera. Hanggang dito na lang tayo. I'll see you on my next video. Please consider watching yung playlist natin. Ito po yung sa Camaro. This one is the GTR. Of course, subscribe button nandito. And syempre, ang channel na to, dinededicate ko to para sa mga taong seryoso pero may kakulitan. And always remember, pagkasama ka at kaswabe ka, malakas ang iyong dating. I'll see you in my next video, mga kaswabe.